Nauwi sa trahedya ang inuman ng magkakapit bahay sa sityo Batala, Barangay Bahay Toro, Quezon City. Biglang gumuhang nire-renovate nilang bahay pasado alas 10 kagabi. Ang mga biktima, nadaganan ng debris at nahulog pa sa ilog. Dahil sa walang tigil na ulan, naging pahirapan ang pag-rescue sa kanila. Anim sa kanila ang idineklarang dead on arrival. Nakaligtas naman si Fredelito Rigueros, pero nagtamo siya ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nagiinuman daw sila sa ikalawang palapag ng bahay na nire-renovate nila nang may narinig siyang sumigaw. Sumigaw lang isang anak ko, "Papa, parang mag-crack na." Yun na po yun, diretso na po yun, wala nang ibang ano. Kaya lahat kami nasyak. Sa kasamaang palad, nadaganan din ang anak niyang si Ryan Rigueros na isa sa mga namatay. Inihila ko po sa ilalim, sa tubig. Hindi ko kaya. Ginaganon ko yung mga bato sa ilalim niya. Hinukay ko ng hinukay. Labis naman ang hinagpis ng mga kaanak ng mga namatay. Siya po yung huling-huling na ano, nakuha sa pitong ano, na ano, nadaganan ng bahay. Ano ba nangyari, ate? Gumuho po kasi yung bahay na ginagawa dyan. Kasi mga kabro kasi niya nandoon eh. Mga kaibigan niya, mga kabitbahay, si Prey, isa lang po yung ano nila. Tapos magganon-ganon na lang, magugulat ka na lang, isang iglap lang ka, kalalabas lang ng bahay, bigla na lang magkaganon. Ang nagpagawa ng gumuhong bahay, namatayan din ng asawa. Basta biglaan na lang eh. Kasi minsan pag nakakapanood ako ng guho, mayroong ganun-ganun. Pero yun talaga kasi parang biglang ganun lang siya eh. Ayon kay Mike Marasiga, hepe ng Quezon City DRRMO, may paglabag sa construction dahil sobrang lapit ito sa ilog. Un-engineered yung structure na sa initial assessment namin. And ito yung nakatayo sa tabi ng creek, ang ilog. And which is... violating also the easement, no, dapat at least 3 meters away. So, obviously ito, mga walang permits ito. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras.